ang pagtatalaga sa mga panganay na lalaki. 13 kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Italaga niyo sa akin ang lahat ng panganay na lalaki ng mga Israelita at ang panganay ng lahat ng hayop." Pagkatapos, sinabi ni Moises sa mga tao, "Alalahanin ninyo ang araw na ito, ang araw na inilabas kayo sa Ehipto mula sa pagkaalipin, sapagkat inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa. Alalahanin ninyo ang araw na ito ng buwan ng Abib, ang araw na inilabas kayo sa Ehipto. Dapat niyo itong ipagdiwang kapag dinala na kayo ng Panginoon sa lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Hibeo at mga Jebuseo. Ito ang lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno na ibibigay sa inyo. Maganda at masaganang lupain na ito. Sa panahon ng pagdiriwang ninyo, kakain kayo ng tinapay na walang pampaalsa sa loob ng 7 araw. At sa 7th araw ninyo sisimulang idaos ang pista para sa Panginoon. Huwag na huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa sa loob ng 7 araw. At wala dapat makikitang pampaalsa sa inyo o kahit saan sa lugar ninyo. Sa panahon ng pagdiriwang ninyo, ipaliwanag niyo sa inyong mga anak na ginagawa ninyo ito para ipagdiwang ang ginawa ng Panginoon nang inilabas niya kayo sa Ehipto. Ang pisang ito ay katulad ng isang tatak sa inyong mga kamay o sa inyong mga noo na magpapaalala sa inyo na dapat ninyong sabihin sa iba ang mga utos ng Panginoon dahil inilabas niya kayo sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya ipagdiwang ninyo ang pisang ito sa itinakdang panahon bawat taon. Kapag dinala na kayo ng Panginoon sa lupain ng mga Kananeo na ipinangako niyang ibibigay sa inyong mga ninuno at sa inyo, italaga niyo sa Panginoon ang inyong mga panganay na lalaki at pati na rin ang panganay ng inyong mga hayop dahil pag-aari ito ng Panginoon. Maaaring tubusin sa Panginoon ang mga panganay ng mga asno sa pamamagitan ng pagpapalit nito ng tupa. Pero kung hindi ninyo ito tutubusin, kailangang patayin ang asno sa pamamagitan ng pagbali sa leeg nito. Maaari rin ninyong tubusin ang inyong mga panganay na lalaki. Sa hinaharap, kapag tinanong kayo ng anak ninyo kung bakit ninyo ito ginagawa, sabihin ninyo sa kanila, "Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, inilabas niya kami sa Ehipto kung saan kami inalipin. Nang hindi pa kami pinapayagan ng Faraon na umalis, pinatay ng Panginoon ang lahat ng panganay na lalaki sa Ehipto, maging tao o hayop. Ito ang dahilan kung bakit inihahandog namin sa Panginoon ang lahat ng panganay na lalaki ng aming mga hayop at tinutubos namin ang mga panganay naming lalaki. Ang seremonyang ito ay tulad ng tatak sa inyong mga kamay o sa inyong mga noo na magpapaalala sa inyo nang inilabas kayo ng Panginoon sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan." Ang pagtawid ng mga Israelita sa Dagat na Pula. Nang pinaalis na ng Faraon ang mga Israelita, hindi sila pinadaan ng Diyos sa daang papunta sa lupain ng mga Filisteo, kahit na iyon ang pinakamalapit na daan. Sapagkat sinabi ng Diyos, "Kung may laban ang haharapin ng mga Israelita, baka magbago ang isip nila at bumalik sila sa Ehipto." Kaya pinaliko sila ng Diyos sa disyerto papunta sa Dagat na Pula. Armado ang mga Israelita para sa labanan nang lisanin nila ang Ehipto. Dinala ni Moises ang mga buto ni Jose ayon sa ipinanumpa noon ni Jose na gagawin ng mga Israelita. Sinabi noon ni Jose, "Siguradong palalayain kayo ng Diyos. Kapag nangyari na iyon, dalhin ninyo ang mga buto ko sa pag-alis ninyo sa lugar na ito." Pag-alis nila sa Sukot, nagkampo sila sa Etam, sa dulo ng disyerto. Kapag araw, ginagabayan sila ng Panginoon sa pamamagitan ng makapal na ulap. At kapag gabi ay ginagabayan sila sa pamamagitan ng naglalagablab na haliging apoy na nagbibigay sa kanila ng liwanag para makapaglakbay sila araw man o gabi. Nangunguna sa kanila ang makapal na ulap kapag araw at ang naglalagablab na haliging apoy kapag gabi.